Hi guys! Yes, good morning! Ang ganda ng weather outside! Ayan! Welcome sa aming RV home! Hindi na masyadong malaki. Okay lang yan. So, kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, today is Monday, 9:30 in the morning. So, wala namang kaganapan. Today is ano, mag-laundry pala ako. Pinuntahan ko yung laundry dito. Kaso lang, puno yung mga washer. So, kailangan ko maghintay ng mga, hindi ko alam kung ano, basta kasi ano, yung naglalaba. So, nilagay ko muna yung ibang mga ano dun, labahan ko. Yung iba na nandito pa. So guys, update ko kayo guys sa aking munting hardin. Hardin talaga, parang rich ba no? Munting hardin guys, tumubo na siya, nagbo-blooming na yung kamatis. Yung iba, yung mga seed na nim ko, tumubo na rin. So tingnan natin guys yung aking munting hardin sa labas. Bababa tayo sa labas guys kasi nandun yung aking mga tanim. Ayan yung aking tanim. So, ito na yung aking mga munting hardin. So, ito guys, yung spinach. Ayan, tinanin ko siya guys through seeds. Ayan, tumubo na siya. Ito yung ating spinach din. Then, ito yung aking sitaw. Na-transplant ko na siya. Marami akong mga sitaw dito guys. Ayan, yan. Tinanim ko siya through seeds. Ayan, tumubo na siya. Ayan, di ba? So, ito, pwede na itong i-transplant. So, yung iba, ibibigay ko sa aking kaibigan din na dito sa California. Pag pumunta siya dito, ibibigay ko din yan. Kasi hindi ko siya matanim lahat. Kasi sobrang dami kong tinanim. Ayan, o. Oh. Yung sitaw na mahaba, guys. Mayroon sila dito. Na mabibili mo siya through seeds lang, tapos yan mo lang siya, itanim mo lang siya. Then ito yung aking kamatis. Napaka-successful yung aking pagtanim ng kamatis kasi tinanim ko siya through seeds, through paper towel. Then pag tumubo na siya sa paper towel, nag-sprout na siya, ililipat ko siya dito. So ayan, tumubo na siya ng ilang mga weeks, siguro 3 weeks. Ayan, tumubo na siya. Then ito yung aking okra. Ayan, marami yung okra. Ayan, malalaki na siya, tumubo na siya, pero hindi ko pa siya tinansplant kasi hintay muna ako ng mga 1 week, then i-transplant ko yung iba. Then yung iba ibibigay ko sa Filipina friend ko din. Then ito yung na-transplant ko na okra. Ayan, oh, tumubo na siya. Ayan na guys, napaka-successful. Eh paano guys, mayroon akong mga yun na, maaaliw ako sa mga tanim na, di ba? Sabi nila, pag may tinanim ka, may aanihin ka, di ba? Patient lang talaga sa pagdilig, sa paghintay, pag bumubunga na. Patient lang talaga. Ayan na. Then, ito yung aking mga kamatis, guys. Ayan. Yung tatlong nakapats dyan. Lumaki na siya, oh. Napaka-blooming na nila. May mga bunga na rin yung guys. Ayan na. Oh. Daming mga bunga. Ang haba. Hindi ko alam kung anong variety ito kasi binili ko siya, nakaano na talaga siya, yung tubo na siya. Ayan na, yung tatlo. Then ito yung malalaking ano, kamatis. Ayan, may ano na rin siya. May kamatis na na ano, lumaba. Ayan, may bunga na. Dami. Yan, ito yung isa. Meron na siyang ano dyan. Kita nyo dyan lang guys. Yan. May kamatis na yan. Diba? Kahit nasa pots lang siya. Pero bunga-bunga ang tubo niya. Yan. Ayan. So, once ko lang siya, nilagyan ng fertilizer. Yung worms na fertilizer. Yan. Hindi ko na siya talaga nilagyan ng ibang mga fertilizer. Kasi gusto ko organic siya.
At hindi ko rin siya ni-spray ng mga bugs na ano, kasi gusto ko organic, 'di ba? Walang mga fertilizer, walang masyadong ang tawag yan, yung mga 'di ba, pa sa atin inaano pa natin ng ano para pambugs. Sa akin guys, hindi na. Naglagay lang ako ng itong tawag. Hindi ko alam ha, kasi experiment ko din ito. Ano daw yung ano ba yun? suka tapos nilagyan ko siya ng tubig. Ayan, para daw yung lahat ng bugs eh dito sila pupunta. Ayan, makikita nyo guys, may mga bugs diyan oh. Ayan, dito siya klaro. Ayan yung mga bugs. May mga few bugs na pumasok. Ayan, so nilalagay ko lang diyan para dagdag na din bawas sa mga sa bugs na ano, pupunta sa aking kamati. So ito meron. Di. Ano 'yan? So may mga bugs diyan oh. Nasa loob. Ayan, 'di ba? So ano lang ito guys, apple cider vinegar, din nilagyan ko siya ng tubig. Diyan nilalagay ko lang siya diyan. Ayan. Kasi meron namang ano, 'di ba, maamoy suka yung ano, so ano sila, parang na-attract sila, so pumapasok sila diyan. Oh, ayan. Yung iba na namamatay na talaga sila sa loob oh. Hindi na sila makalabas. So nilagay ko lang diyan para iwas bugs. So ayan na guys, yung aking munting hardin. And ito na yung ibang sitaw ko. Ayan. Then, nagtanim na din kami pala ng malaking bugs. Ano yan? Nag-experiment kami ng hubby na magtanim ng potato. So, tumubo na siya pero half lang yung ano niya, yung lupa. Kasi pag once na nag-sprout na siya, at tumubo na, dagdagan din namin siya ng lupa hanggang umabot dito yung lupa oh. Pag lumalabas na talaga yung ano, parang nagganito na siya. Ayan. So ito din potato, ayan. Ang potato guys is nasa 3 months daw. Pag tumubo na siya, then 3 months, hantay ka pa ng 3 months bago siya magbunga. Pero patient lang talaga kasi ganyan talaga yan pag farmer. Char, farmer. Patient na patient. Ito yung aking ano oh. Ano tawag dito? Yung lemongrass. Sabi sa atin tanglad. Ito yung tanglad na bigay ng friend ko sa Merced. So, ayan. Tinanim ko siya. Pero pagbigay niya guys, meron na siyang root. So, tinansplant ko lang siya. Sana mabuhay. Ito oh. Pero nakikita ko din ito dito. Parang buhay naman siya kasi yung green niya dito oh, lumabas na. Ayan. So yung iba kong mga tanim, mga bulak, hindi ko alam kung bubuhay na ba ito. Ito yung buhay siya pero ito hindi ko alam. Parang namamatay. So meron din ako dito ng potato. Ayan. Yung potato lumabas na siya. Yung kita yung sprouts. Ayan. Yung sprouts. Ayan. Yung yan yung inhintay namin na lumaki. Pero darating din ang ano, time na lalaki din yan. So, hintay lang namin. Hintay-hintay lang talaga. Yung potatoes, napaka-patient na yan guys. Pag tinanim mo siya, very patient talaga. Kailangan mo talagang patient kasi matagal ang proseso. Char, proseso. So, ayun lang guys. Meron din akong tanim dito. Oh, yung mga kamatis. Seeds ko din ito. Yung tumubo na siya. Ayan. So pag once na lumalaki na siya eh ita-transplant ko siya sa malalaking pots. Ayan na. 'Di ba? So ayan lang guys yung aking munting hardin. Marami pa akong i-transplant. Kailangan ko marami pang lupa. Ayan. So ayan guys, magdidilig muna ako ng aking halaman kasi kailangan nilang painumin. Para hindi mamamatay ba? Hindi sila mauhaw. So, painumin natin ng tubig. So, ito yung gamit ko na pag mag ano. Minsan mist, ito shower. Shower usually ang pag ano ko ng ano, halaman. Yan. Like that.
So thank you for watching. Bye bye.